And the PSA is now reporting inflation figures for the month of March. Let's listen in. At serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 7.6% nitong Marso 2023. Noong Pebrero 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 8.6% at 4.0% naman noong Marso 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Marso 2023 ay nasa antas na 8.3%. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Marso 2023 kaysa noong Pebrero 2023 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 9.3% inflation at 50.5% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, particular ang sibuyas na may 20.0% inflation mula sa 33.1% inflation noong Pebrero 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 4.6% inflation mula sa 6.5% inflation noong Pebrero 2023 at sugar, confectionery and desserts gaya ng asukal na pula na may 35.2% inflation mula sa 37% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangalawang nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport na may 5.3% inflation at 29.8% share sa pagbaba ng pangkahalatang inflation sa bansa nitong Marso 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may negative 7.4% inflation mula sa 3.8% inflation noong Pebrero 2023 at diesel na may negative 6.0% inflation mula sa 14.2% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation at 19.1% share sa pagbaba ng inflation sa bansa nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng LPG na may negative 1.0% inflation mula sa 9.1% inflation noong Pebrero 2023. Nakaambag din ang pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang kuryente na may 17.3% inflation mula sa 19.5% inflation noong Pebrero 2023. Pagdating naman sa overall inflation nitong Marso 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 46.6% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 5.5% inflation. Fish and other seafood gaya ng tilapia na may 9.9% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng sibuyas na may 20.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Marso 2023 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation at 21.6% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 17.3% inflation. Renta sa bahay na may 5.4% inflation. At bayad sa tubig na may 7.5% inflation. Ang restaurants and accommodation services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Marso.
ang commodity group na ito ay nagdala ng 8.3% inflation at 10.6% share sa pangkalahatang inflation. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 8.4% inflation. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Marso 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation. Health na may 3.9% inflation. Transport na may 5.3% inflation. At information and communication na may 0.7% inflation. Samantala, 5 commodity groups ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 12.2% inflation. Clothing and footwear na may 5.0% inflation. Recreation, sport and culture na may 4.6% inflation. Restaurants and accommodation services na may 8.3% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.6% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 6.2% inflation. Education services na may 3.6% inflation. At financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumilis sa antas na 8.0% nitong Marso 2023. Noong Pebrero 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 7.8% at 2.2% naman noong Marso 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation nitong Marso 2023 ay nasa antas na 7.8%. Noong Pebrero, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa antas na 8.7% at 3.4% naman noong Marso 2022. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pag-alaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 62.5% share nitong Marso 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, particular ang sibuyas na may 20.6% inflation mula sa 40.8% inflation noong Pebrero 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.3% inflation mula sa 6.0% inflation noong Pebrero 2023 at fish and other seafood gaya ng dilis na may 7.9% inflation mula sa 10.3% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang transport na may 6.2% inflation at 34.3% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may negative 9.3% inflation mula sa 13.3% inflation noong Pebrero 2023 at gasoline na may negative 9.6% inflation mula sa 2.9% inflation noong Pebrero 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita nang mas mabagal na pagtaas ng presyo noong Marso 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Mais na may 18.1% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.3% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 7.9% inflation. Milk,
other dairy products and eggs, particular ang itlog ng pugo na may 15.5% inflation. Oils and fats, gaya ng cooking oil na may 18.8% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, gaya ng sibuyas na may 20.6% inflation. At sugar, confectionery and desserts, gaya ng refined sugar na may 28.3% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa National Capital Region. Bigas na may 1.0% inflation. Fruits and nuts, gaya ng saging na may 24.7% inflation. At ready-made food products and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 14.5% inflation. Ang flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals ay nananatili sa antas na 13.0% inflation nitong Marso 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Marso ay bumagal din sa antas na 7.5%. Noong Pebrero 2023, ito ay naitala sa antas na 8.5% at 4.1% naman noong Marso 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 43.8% share nitong Marso 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas, na may 19.9% inflation mula sa 31.8% inflation noong Pebrero 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng manok, na may 4.8% inflation mula sa 6.6% inflation noong Pebrero, at sugar, confectionery and desserts gaya ng asukal na pula na may 36.5% inflation mula sa 38.5% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang transport na may 5.1% inflation at 28.9% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may negative 7.1% inflation mula sa 4.0% inflation noong Pebrero 2023 at diesel na may negative 4.9% inflation mula sa 14.5% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.4% inflation at 27.3% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 17.2% inflation mula sa 21.5% inflation noong Pebrero 2023. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas and other fuels ang LPG na may negative 0.7% inflation mula sa 9.0% inflation noong Pebrero 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 11.6% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng manok, na may 4.8% inflation. Oils and fats, tulad ng cooking oil, na may 13.9% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 19.9% inflation. At sugar, confectionery and dessert gaya ng asukal na pula na may 36.5% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod
na pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region. Bigas na may 2.8% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 10.2% inflation. Milk, other dairy products and eggs gaya ng powdered milk na may 13.1% inflation. Fruits and nuts gaya ng saging na may 10.9% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng dahon ng laurel na may 9.2% inflation. Samantala, ang flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals ay nananatili sa antas na 11.4% inflation nitong Marso 2023. Ang pinakamataas na inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2023 ay nananatili sa Region 6 o Western Visayas na nagtala ng 9.1% inflation mula sa 10.8% noong Pebrero 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Marso ay naitala sa Cordillera Administrative Region na may 5.6% inflation mula sa 7.1% inflation noong Pebrero 2023. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong Pebrero 2023. There you have it. Inflation slowing further for a second straight month. For March, it slowed to 7.6. Again, inflation further slowing, decelerating to 7.6% from February's 8.6. Although, put that in context, year on year, that's still hotter than the 4% registered in March of last year. At 7.6%, this brings the average inflation for the first 3 months of this year to 8.3%, still way above government's target range of 2 to 4%. This was, of course, slower still than the consensus estimate of 8.1%. So where did the slowdown come from? The biggest contributors would be the slower movement in the prices of food and non-alcoholic beverages, where inflation slowed to 9.3. This is a 50.5% share in the deceleration. Transport also seeing a deceleration, 5.3%, with a 29.8% share, with gasoline prices registering a minus 7.4% inflation for the month of March from 3.8% inflation in February. Housing, water, electricity, gas, and other fuels also decelerating 7.6% with a 19.1% share. Looking at core inflation, which is essentially inflation that strips out volatile food and energy prices, it actually became hotter at 8% for March versus 7.8% in February and 2.2% in March of last year. NCR or Metro Manila's inflation slowing down to 7.8% in March from 8.7% in February. The region with the slowest inflation outside of Metro Manila is Region 6, 9.1% inflation. That's Western Visayas. And the region with the slowest inflation, that would be Cordillera Administrative Region or CAR, with inflation of 5.6% versus the previous month's 7.1%.